Yo, what's up mga lods? Welcome sa ating panibagong vlog. Ngayon, turuan ko kayo kung paano mag-carbon fiber skinning. Kasi dun sa mga nakaraang video ko, yung first try ko yon, yung first na gawa ko, yung pinakauna kong try dun sa carbon fiber skinning, eh, hindi naman yung tutorial. At marami din nagtatanong sa akin kung ano yung mga ginawa ko, mga ibang diskarte na ginawa ko. So wala pa akong video para doon sa ano. Kaya ngayon, gagawa ko ng tutorial para maituro sa inyo kung paano yung diskarte, paano ako mag-carbon fiber skinning. Ngayon, ang una nating ano gawin is ano yung mga gagamitin natin. Ang unang materials na natin sa paggawa ng carbon fiber skin is yung resin. Itong resin na to, ang brand nito is Polymer Products. Ang code ng ano niya, ng resin na to is ito, R10-103. Yung gagamitin natin para sa carbon fiber skinning. Tapos ang partner niya naman is yung Hardener. Kung bumili ka nito sa Polymer Product, ito na yung kapartner niya. Sasabihin niyo na lang yung magkasama ang Hardener. Ito yung Hardener na ibibigay sa inyo. Yan. Ito yung pinaka-importante dyan. Tapos, itong carbon fiber cloth. Ito. Maliit lang kasi yung anay natin. Kaya ito naman ang pakita ko sa inyo. Ito yung carbon fiber cloth. Ito yung gagamitin natin para dun sa tutorial. Ginawa kong tutorial dun sa maliit na ano lang object para mas mabilis. Hindi tayo magta-timelapse. Mas mabilis yung ano. Ito pala yung object na i-anay natin. Ito yung carbon fiber ano natin. Skinning. Bakal siya. Pwede siya sa fairings, pwede siya sa plastic, pwede siya sa bakal. Ito yung carbon fiber skinning naman natin. Ano to? Exhaust guard. And ito yung ano natin para maliit lang siya. Mas maganda kasi kung lalo na kung magsisimula ka pa lang sa pagka-carbon fiber skinning, ang magandang gawin is gamitin object yung maliliit. Hindi yung malalaki tapos medyo may ma-curve. Yun ang isa sa mahirap gawin sa ano, yung may ma-curve. Kaya kung first try mo pa lang, gamitin mo object yung maliliit lang. Gaya nito. Maliit lang siya. Ito yung gagamitin natin. Pero ako, gamay ko naman ito lang. Dahil sa tutorial natin, para wala tayong timelapse, ito lang yung gagamitin natin. Para makipakita ko sa inyo. Yan, ito na yun. Mayroon tayong Hardener, mayroon tayong carbon fiber cloth. Ito, mga sandpaper, mga liha. Ang mga liha na ginagamit ko, yung number 240, 400, 600, 800, tsaka 1000. Yan yung mga ginagamit kong sandpaper or liha. Tapos ano pa? Ito, cutter. Pagkakat ng mga excess, ito pinagkakat ko. Pwede din rotary tool ako kasi ginagamit ko rotary tool. Pero ngayon, hindi tayo magagamit ng rotary tool kasi wala nang bala yung rotary tool ko eh. Kaya, cutter. Tapos, popsicle stick. Pwede naman yung ibang ano. Kasi ito lang naman ginagamit kong panghalo. Ayan, tapos, imbis na paintbrush, ito yung ginagamit. Kasi pag paintbrush, kasi isang gamitan lang yun eh. Magastos pag ginamitan mo ng paintbrush. Saka minsan yung buhok niya sumasama dun sa carbon fiber. Kaya ito yung ginagamit ko. Ayan, ano siya? Foam. Nakinat ko lang, silagyan ko ng stick. Siya yung pang papahid natin. Ayan. Foam na may stick lang. Ayan. Pwede na yan. Iwa-iwain mo lang yung foam. Tapos ikotin nyo lang parang paganyan. Para maganda yung pagdampi nyo dun sa carbon fiber. Yun. Tapos, ito. Masking tape. Paano lang naman to? Pag magkakat ka ng carbon fiber, ano mo to? Tapos yung pang dikit para mas lalong malapat yung carbon fiber sa object mismo. Ito. Tapos, itong, ang iba hindi gumagamit nito eh. Weight scale na pang grams. Para sa maliliit na ano lang din. Kaya, gumagamit ako nito. Kasi, mahirap mag-estimate. Mahirap mag-estimate ng, pag pinaghalo mo kasi ito. Ito kasing resin na to. Ang 100% nito, ay 3 or 5% nito. Ang hirap niyang i-estimate, lalo na kung ano. Minsan, madali siyang tumigas. Minsan madali siyang malabnaw siya, hindi siya tumitigas kagad. Yun yung magiging problema pag hindi sakto yung ano mo, yung paghalo mo nitong dalawang to. Kaya ang ginawa ko, bumili ako nito para siguran ng weight scale na pang grams. Kasi madami din nagtatanong sa akin kung paano daw yung mixing ko. Ang ginagawa ko kasi, ano ba, 10 grams yung resin ko. Ang Hardener niyan, 3 to 5%. Ang ginagawa ko niyan, na times ko na lang sa 0.03. Kung ano yung amount ng resin mo, times mo sa 0.03. Yun yung idadagdag mo.
sa amount nito. Yun yung isang inaano ko para siguradong-sigurado ako sa mixing ng aking resin. Kasi sobrang hirap ng ano yan mga lods. Merong gumagawa niyan yung estimate lang yung mga pro na sila. Talagang pag nilagay nila yun, estimate na mga lods, yung spied na. Ako naman, na ginagawa ko talaga, ginagamitan ko nito para sure. Kasi medyo mahal din yung mga gamit natin eh. At yung masasayang lang din naman. Yun, tapos na tayo dyan. Ang sunod naman natin, itong top coat. Ang top coat naman, optional yan. Pwede mo kasi siyang i-buffing. Pwede mo siyang i-top coat ng yung may ano ka, spray gun. Eh wala tayong spray gun, kaya ito lang gagamitin natin. Samurai 2K01. Yan. Ito yung ginagamit ko kasi may kasama na siyang hardener. Paint plus hardener na siya. Ibig sabihin, mas matibay siya compared dun sa ibang samurai na ano, na top coat lang. Yung 1K, samurai paint 1K, top coat. Yun, yung clear coat nila. Mas maganda to. Mas mahal nga lang, pero magandang resulta talaga nito. Mas makintab siya, tapos mas matibay yung ano. Tapos, sa pagkakalam ko, ano na din to eh. High temp na din. Hindi ko sure ha, pero parang high temp na din to. Yun, ito yung gagamitin natin. Kasi wala tayong spray gun, tsaka gusto ko matibay din yung ano. Pag in-apply ko yun sa mga ano ko, gusto ko matibay na matibay talaga. Ayun, sa tayo dito. Ano pa bang nakalimutan ko? Wala naman na siguro. Ayan, siguro simulan na natin kung paano mag carbon fiber. Tuturo ko sa inyo step by step yung ginagawa ko. So, paano mga lods? Tara, gawin na natin. Ayan mga lods, una natin gawin is yung paglihan nito. Ang gawin natin, lihain natin yan hanggang magiging rough siya para mas lalong kumapit yung carbon fiber dun sa ano, sa dito, para mas lalong kumapit yung carbon fiber. So, ang gagamitin nating grit ng ano, number ng liha is yung ano, 240. Pwede naman 120 or 100, pero mas prepared ko to. Para sa akin na, prepared ko yung 240. Yun, ililihan na muna natin to. Tapos after natin matapos lihain, tsaka natin patungan. Yan. Ginagawa ko, binabasa ako to para masyadong, mas madaling maano siya, umaspang. Madali siyang maano. Yan nga, umaspang. Yan. Kaya mga lods, habang nag-ano tayo, nag-sanding, shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Christopher Advising Tips. Kay dito sa kagrupo ko na si Ren Aves. Shoutout din. Shoutout din kay Justin Lucas. Dito sa lods natin, matagal na. 7 days pa lang. Ano na natin to, lods na natin to. Si Junior Torepien. Tapos kay Darren Ortega. Tapos kay Ramilo Tomas. Yan, shoutout sa inyong lahat. Kay ano pa pala, sa tropa ko din. Matagal ng tropa na si Jester Coronas. Shoutout sa iyo. Lagi nanonood ng mga vlogs ko, mga videos. Lagi din ako umusta. Yan mo. Pag gano'n tayo dyan, mag-ride kami papunta dyan sa inyo sa Pangasina. Yeah. Ayan, shoutout sa inyong lahat. Ayan na mga lods, gumaspang na siya. Pwede na natin itong patungan, patuyuin lang. Tapos papatungan na natin ng adhesive niya, yung pina-adhesive niya. Papahiran na natin yun, tapos saka natin lalagyan yung carbon fiber. Ayan mga lods, patuyuin lang natin. Tapos doon na tayo sa susunod na ano, procedure. Sige. Ayan mga lods, nakalimutan ko pala kanina sabihin na kailangan din pala natin ito. Disposable lang na baso tsaka itong toner block. Ito ginagamit lang to pag yung object na paglalagyan mo ng carbon fiber is may kulay. Kaya lalagyan mo nito, toner block, para black pa din yung background niya. Kasi minsan nasisilip yung ano eh, yung ibang kulay pag hindi mo inano ng black, ng toner block. Yun, ito meron na, itong object naman na to may black naman siya, pero meron kasi mga ganito eh. Parang yung bakal na yun. Kailangan matakpan yan. Kaya gamitan pa din natin ang toner black.
Ayun, lagyan na natin ng ton ng ano, ng mix na tayo ng ano, ng resin, yung hardener. Lagyan na natin ng ano. Ewan lang muna natin. Tuturuan ko kayo kung paano mag-mix dito sa ano, sa weight scale na to. Ayan. Dapat ilalagay muna siya para ano, para mag-zero-zero yung ano niya. Tapos natin lalagyan ng resin. Gawin na lang natin 15. 20 na natin para siguro. Ano. Ayun, sobrahan. So, gawin natin, ang itimpla ko na kasi ngayon 5% eh. So 20%, 5% ng 20% is 0.51. 5% kasi yon. Ang dadagdag natin dito, dapat mag 20 ano siya. Mag 21.6. Eh, 22.6 pala, sorry. 22.6. And so, ayun. Di pa rin, isa na lang. Ayun. Sobra na nga. Pero okay lang din naman yan. Konti lang naman yan. Tapos, tsaka natin na haluin. Ayan. Ayun na muna natin ito. Haluin natin. Tapos, tsaka natin lalagyan ng kaunting toner block lang. Toner block. Konting-konti lang. Yan, mga ganyan, okay na yan. Kasi magbablock naman siya. Yan ang halad sa. Kasi yan, magbablock na siya. Yan lang, konting-konti lang na toner block. Siguro okay na to, halong-halo na to. Ano siya, oh. Ang gawin natin, i-apply na natin dito sa object. Yan, okay na. Yung object naman. Yan na yung object, tapos gamitin natin ito. Ito ang ginawa kong paintbrush eh. Applyin na natin. Ganyan lang. Dapat lahat mo siya malagyan. Sobra pa nga ito eh. Dapat 10% lang pala. Ay, 10 grams lang pala. Malad siya. Yan, nilagyan ko pala ng tape yan. Malad siya ito. Kasi para maano yung ano, hindi matakpan yung butas. Yan, tapos dito ito. Yan. Yan, tapos hindi natin malagyan lahat. Dapat siguradong malalagyan lahat ng ibabaw mga loads, yung pagdidikitan mo. Kasi ito yung pinaka-adhesive niya. Maghihintay pa tayo ng 2 hours. 1.5 hour or 2 hours. Bago natin patungan ng carbon fiber. Carbon fiber cloth. Yan. Ayan mga lads, ito hindi na natin ito magagamit kasi tigas na siya. Ayan na siya. Nalagyan ko naman na lahat. Ayan, ang gagawin natin yan, hintayin natin, hintayin tayo ng dalawa, 1.5 to 2 hours.
kaanin mo pa. Yung parang hindi dapat pag dinampihan mo ng ano, walang didikit dito sa ano mo, sa daliri mo. Pag dinampihan mo ng nante, pag dinampihan mo ganyan. Pag tinignan natin, wala dapat ditong sasamang kulay black. Ganun yung titestingin natin mamaya. Pag walang dumikit, tsaka natin ano yun, tsaka natin talagyan na ng carbon fiber. Ngayon, hintayin na muna natin ng 1 to 2 hours. And mga lads, next, ano na tayo, wait na lang natin. And mga lads, after 1.5 hour, ito yung ano, tingnan natin kung didikit, ano siya. And mga lads, wala na. Di na sumasama yung itim. Pwede na natin lagay yung carbon fiber. And mga lads, lagay na natin yung carbon fiber para tapos na. Na carbon fiber mga lads. Dali lang itong ilagay. Kasi madali lang itong ilapat. Diyan natin dun sa may butas. Lupitin na lang natin yung ano, yung palibot niya. Yung sobra. Lagyan natin ng tape. Dapat kasi talaga ano siya, banat na banat, para pag ina-apply mo ng resin hindi siya lulobo. Pag hindi kasi siya banat na banat, possible na lumobo yung ito, lulobong ganun. Kaya mas okay na banat talaga siya. Tapos na to. Yung mga lods, ayan na natin. Ilapit na rin natin na maayos. Kasi may bandang butas. Yan ang gagawin natin. Lagyan naman natin ng resin dito. Yung mixing niya, ganun pa rin. Pero try natin yan ng 3%. And mga lads, mix na tayo.
Ang naman natin, 20 lang siguro. 20. Ayan, 20. Tapos, 0.06. Sobrang siya ng 7. 0.06 dapat siya pag sa 3%. Dapat ano siya, 21.03. Dapat 21.03. 21.3 pala yan. Sobrang pa na ano. Pwede na din yan. Ayan mga lods. Lagyan na natin. Hindi na siya natin, hindi na natin siya lalagyan ng toner black. Hindi na natin siya lalagyan ng toner black. Ang gagawin natin, ano na. Diretso na, ano. Hindi na natin siya lalagyan ng toner black. Kasya kaya. Kasya naman siguro. First coating to. Tapos, sunod na coat. After 2 hours, ang sunod naman na coat. Tapos, after nun, ano naman tayo, maglilihan na mga excess. Yan mga lods, first coating na tayo. Nakalimutan ko pa lang sabihin mga lods, dapat naka-mask kayo pag nag-ano ka nito kasi sobrang tapang ng ano, chemical, ng resin. Dapat naka-ano kayo. Naka-mask. Kasi ba, di kayanin ang baga nyo. Ayan. Mga lods, tapos na natin first coating. Sunod nito, second coating, tapos after nun, after, ano nun, lihan na tayo. Mga lods, tapos na ang first coating. Wait naman natin after 2 hours, okay, patong naman tayo ng second coating. Ayan mga lods, second coating na tayo. Same lang naman ang mixing niya, and ano na natin, pahiran na natin ng second coating. Same mixing lang yan mga lods ah. Mga lods, tapos na ang second coating natin. Patayuin na lang natin yan, tapos nililiyahin na natin ng 240. Papantayin lang natin yung ano. Pero pag okay naman ah,
after noon pala, proceed na tayo sa third coating hanggang seventh coating. Kasi hanggang pitong coating yan eh. Tapos sa pang-ikapitong coating, maglilihaw ulit tayo. Doon na natin papantayin siya. Nung sobrang pantay na. Tapos bago natin applyan ng clear coat and mga load sa... Tinanong natin ulit ang... Ang gagawin ko ngayon, magdamag ko siya kasi gabi ngayon, magdamag ko na lang siya, halimbawa ko siya liyahin. Pwede naman siya after 2 hours, pero mas prepared ko pa din yung magdamag para tigas na talaga siya. 6 and a half hours later. Ito na siya mga lods. Ang gawin natin na i-grind na lang natin naman. Ito. Tanggal natin ito pang gilid. Ayan. Tatanggalin natin yan. Yung mga excess yan, tatanggalin natin. Tara, mga lods, simulan na natin. Talaga pag ano, pag malaking machine gamit mo, mas maganda pa lang rotary tool. Naubusan kasi yung rotary, yung bala ng rotary tool ko mga lods eh, kaya medyo hirap tayo ngayon. Hirap tayo mga ano nung ganito. Medyo nahirapan tayo mag-cut ng mga excess. Katili na lang natin yung sobra. Para pinutasan ko na natin ang cutter. Ganito lang yun ang ayun ang mga lods. Yung butas yun. Yan mga lods, lihay naman natin ng 240. Ayan mga lods, lihay na natin ng ano, ng 240 grit. Para mapantay lang. Tapos sana natin na-applyan ng third coating. Ayan, tara, simulan na natin mga lods.
yan mga lods, tapos na nating liyahin. Pantayin na natin siya. Ayan. 240 lang muna. Tapos, proceed na tayo sa third coating. Tuyuin lang natin to. Tapos, yun. Third coating na tayo. Sige mga lods. Ayan mga lods, proceed na tayo sa third coating. Ayan mga lods, kakatapos lang ng third coating, wait tayo ng 2 hours, tapos sunod naman fourth coating. 2 hours later. Ayan mga lods, pang apat na coat na. Ang mixing yan mga lods, parehas pa din. Hindi naman nagbabago. Ayan mga lods, tapos lang ang fourth coating. 2 hours later. Ayan ang mga lods, pang limang coating na. Two hours later. Anim na coating ng mga lods.
Isang coating na lang, patapos na tayo mga lods. 2 hours later. Ayan mga lods, pang pigong coating na. Ito na yung pinakalas na coat mga lods. Ayun mga lods, hintayin lang tayo ng mga 4 na oras or 5 para sigurado, tapos tsaka natin liyahin. 5 hours later. Ayun mga lods, tapos na natin i-code siya. Ngayon ang gagawin natin, ano yun naman natin, tatanggal natin yung mga excess na mga resin na tumigas. Ayan. Ayan yung ano natin, yan yung tatanggalin natin, tapos saka natin liliyahin. Tapos top coat na. Yung clear coat. Ayan, saka, tara mga lods, simulan na natin. Tapos na. Liliyahin naman natin. Kailangan ng plaka, kailangan pala yung may-ari ko po nga. Oh. Eh, super eh. Ah, hindi nyo na naibigyan mo to.
Ayan mga loves, mag-clear coat na tayo. Ang bali ang gagamitin natin ito, 2K01 Samurai. Ayan, para mas matibay. Ayan, simulan na natin mga loves. Mga lods, tapos na ang first coat. Wait natin ng 15 minutes tapos second coat naman. And mga lods, second coating. Ayan mga lods, third or final coating na tayo mga lods. And mga lods, tapos na. Ito na siya mga lods. Kita nyo naman. Finished product. Nakita nyo naman siguro kung ano yung naging resulta. Sa, para sa akin na naging successful naman siya. Ayan. Maliit lang kasi siyang parts. Kaya madali lang siyang lapatan talaga at gawin. Yun mga lods. Siguro may natutunan naman kayo dito sa aking ginawang tutorial. No?
baka makahingin naman ng subscribe dyan. Huwag puro nood, subscribe din. Later lang. Yan ang alas. Para updated kayo dun sa mga susunod nating tutorials sa mga DIY. Lalo na sa mga mahilig sa DIY dyan. Yung mga kaya naman natin gawin, hindi lang natin alam kung paano gawin. Tuturo ko sa inyo. Sana may mga bago pa tayong matutunan para may ma-share din ako sa inyo. Yan mga lods, siguro hanggang dito na lang ang ating video. See you sa susunod na vlog.